Hindi namin in-expect yun kasi knowing Jen and Peach talaga, nagsama na sila sa Thailand and then medyo mahaba-haba na yung napagsamahan nila kesa sa amin ni Ate Jog na 2 weeks lang. So, hindi namin in-expect yun talaga kasi what we did is to showcase lang kung ano yung kaya ng partnership namin ni Ate Jog. And ayun, nagpapasalamat kami at kami yung binigyan ng pagkakataong mag-champion. Sisi, na-mention mo nga napaka-ikli yung preparation nyo with Ate Jobs. For those wondering, bakit may ikli yung preparation nyo? And of course, how did you make sure na nandyan yung chemistry ninyo going into this tournament? Actually po, kasi si Ate Jobs galing pa po sa, sa indoor. So, mga ilang... Nung November 18 na ata siya natapos eh. Tapos after nung kinabukasan ng training agad siya sa Beach Valley. So ayun, pinilit namin mag-connect talaga. Although makikita nyo naman sa games namin na minsan di kami nag-aabot. Pero ang maganda doon kasi pareho kami hindi nagpapatalo. Kaya yun siguro yung naging sekreto at kami yung nanalo dun sa pro tour po. And kahit short lang yung time nyo, no, to prepare, ano yung mga natutunan mo kay Jove Gonzaga? Kamusta rin siya as a teammate, Sisi? Oo. Grabe, si Ate Jove, siya yung nakita kong kahit senior ko na siya, siya yung nagpapaka-junior. Like, nakikinig lang siya sa akin. And wala, give and take lang kami sa loob ng court. And, Grabe siya lumaban and hindi talaga siya nagpapatalo talaga. Kitang-kita naman talaga sa laruan ng pro tour. Kaya yun, ang natutunan ko sa kanya is pag hindi pa tapos, wag tumigil. Mm-hmm. Well, you had a bit of cramps at the end but still nalaban mo. Grabe. And obviously getting the win there. Kamusta naman yung experience playing that type of tournament dyan sa Subic? Syempre may konting home court advantage kayo with the fans out there and everyone enjoying and cheering you on. So kamusta naman yung experience as a whole tournament? Actually first time po mangyari sa akin yun na nagka-cramps during the game. Like hindi namin in-expect din po kasi na 3 sets po yung mga laro namin. And ayun, nakaka-boost ng moral actually yung mga tao doon sa venue. And ayaw din po talaga din kasi namin masayang yung tinuro po ng bagong coach namin na taga-Brazil na si Coach Kuday. And pinakita din po talaga namin kung ano yung kaya ng mga Pilipino. Katulad ko na maliit. So, yun. Nilabas lang namin kung ano yung kaya namin gawin and kung ano yung maipakita namin sa mga tao. Kaya, yun yung naging tulay at manalo po kami. Alam mo, Sisi, isa ako sa mga na-inspire. Siyempre, maliit. Mga pocket rocket dyan! Na nasa sports. Pero, Sisi, ngayon na, tapos na yung pro tour, ano na yung next step na gagawin mo, Sisi? Meron kami, nag-prepare po kami for the next SEA Games next year sa May. And yun, sa ngayon, bakasyon muna. And yun naman talaga yung kailangan. Kasi nung pagka-uwi po namin talaga galing Subic, naninikip po yung dibdib namin, nangangalay na di po namin alam. So parang pagod talaga, drain talaga yung katawan namin. Kaya sa ngayon po, the whole December, magpapahinga lang po. Pero di ko po alam, baka may pasulput-sulput po ata na liga na sasalihan namin sa Mindanao. Hindi pa namin alam, pero yun, partner ko naman doon si Deej na lang. Si Deej naman yung partner ko doon. Kaya, di ko alam, sana manalo din kami doon. Sisi, I remember sa simula, at the start of your beach volleyball journey, there was a lot of potential grabbing investment in terms of the training. Gaano kaya excited sa potential mo at potential ng beach volleyball program dito sa Pilipinas to reach even greater heights, especially after yung win na to? Excited po ako actually kasi kaya naman pala natin mga Pilipino na magpakitang gilas sa mga European na mga kalaban. And matitest naman po yan pag
nauulit ko yung mga achievements. Kaya aantayin po namin yon and magtatrabaho po kami para sa bayan.